control of Abante tonight. Reaction mo na ikaw ang box office queen ng Viva Max. Ramdam mo ba ngayon dahil solo press ko na ang binibigay sa'yo? Sobrang nakakataba ng puso na ako yung napili ng Viva bilang box office title of here. And very thankful ako sa lahat ng umaten, sa lahat ng nag-antay kahit sobrang late ko. And I hope na hindi lang kayo isang beses. Thank you for your answer and congratulations. Next question natin, iisa ang manager nyo pero kayo ni na AJ Raval, Ayana ang nagkakaroon ng competition sa Viva Max. Sa palagay mo ba, angat ka na sa kanila? I think it's not competition for me, for my perspective. They're doing their best, I'm doing my best, and I'm happy whatever goals they achieve. And I'm happy to kung ano mga goals na in-achieve ko. And I think pantay-pantay kami. May sarili-sarili time na. Thank you for answering, Anjali. That is a question from Roldan Castro of Abante Tonight. Next question is from Ms. Vina Vivar of Hataw. May ibinibigay ka bang time frame sa sarili mo sa pagpapasexy at kailan iyon? Ano ang pinakamahirap at pinakamadali sa'yo bilang isang sexy star? Time frame, I hope na after 10 movies, maglalo na since I think I've done my best about doing sexy movies. And pinaka madali ko sa sexy movies is Virgin Forest, coming soon, and Pusoy. And yung pinaka mahirap for me is Sigip sa Apoy. Thank you for answering. Again, that is a question from Ms. Vina Vivar of Hata. And for our next question, let me call in Ms. Mary Chris Nicasio of Hata. Bulga. Miss Jean, si Vina from Bulgar. Ay, baliktad. Sorry for that. Hi, Anjali. Hi, Paul. Good evening. Good evening. Anjali, curious lang ako, since sinabi mo kasi kanina si mami mo, Pastora, nakapanood siya ng movie mo? She really wants to, pero ako nagsasabi sa kanya na, ma'am, huwag muna. Next time na kapag alam ko na magiging proud ako na ipanood mo rin sa mga friends mo. Also aware siya sa mga pagpapasexy and ano, na ginagawa mo. So hindi kayo nagtatalo about that? At first, nung nalaman niya na nagsisexy ako, pray over niya ako. And in-advisean niya ako na your body is the temple of the Lord. And nung nalaman niya naman na I'm happy for sa kung anong ginagawa ko, ang sabi niya sa akin, anak, as long as wala kang tinatapakan na tao and talagang gusto mo yan, susuportahan kita ang pagkita. Tapos ang next question ko, kasi sa mga nagpapasexy, laging hindi na iwasan na may mga indecent proposal. Meron na ba, nangyari na ba sa'yo? Meron na ba nag-out sa'yo? Actually, ayun din yung mga medyo naiisip ko na when it comes to my work as a sexy artist, lagi din tinatanong sa akin kung meron ba ako natatanggap na indecent proposals, and marami din akong friends na nagsisend sa akin ng mga screenshot na, Anjali, is this you? Kasi nakita ko yung name mo, nag-aalok ka daw ng mga indecent proposals sa mga ibang tao. And sobrang na masakit sa puso na I'm doing this passionately and I'm an artist. Of whatever I do, I'm still an artist. And nasasad lang ako sa mga taong pinaghihinalaan na gumagawa na indecent proposal. But I'm not saying na ganun. And I'm happy naman na wala pang lumalapit sa akin. Alaga ako ng Viva. So yung ginagawa ng ibang friends nga sa'yo, so paano mo yung na-handle
They asked me if ako yung nag-chat sa kanila, and they also know na hindi ako yon dahil hindi naman ako ganong tao, and they're just surprised na out of nowhere bigla akong mag-chat na bigla daw ako mag-chat na nag-aalok ng ganon, and pinapaalam ko na nasa Okada daw ako, na meron akong kine-create na account para sa mga boys, para sa mga clients daw. And pinost ko siya one time sa story ko sa Instagram and Facebook. And I'm really mad dahil kakagising ko lang, ganda-ganda ng araw ko. Tapos malalaman ko na ganun. Kaya after kong i-post yun, wala naman ng ano. And sana wala na. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, Ms. Mary Christine Casho. Up next, we have Ms. Anna Pingal of Pika Pika. Hi, Anna. Linawin ko lang ako kasi yung dad mo nasa US pa hanggang ngayon. Yes. Kumusta? May balita siya sa nangyayari sa'yo? Anong stand, anong sitwasyon nyo ngayon mag-ama? I think he's aware of my work career here at the Philippines. Pero lagi niyang sinasabi sa akin na pumunta ka dito sa US, ako bahala sa lahat ng expenses mo, basta mag-military ka lang, kasi after daw ng 5 to 10 years, may makukuha ako ng pension, and he's all about business. And nasasad lang ako dahil Asian people, not being racist, but the fact na Asian people always think about money, na hindi na napapahalagahan kung ano talagang gusto mo sa buhay mo, kung anong gusto mong mangyari. And masaya ako na yung mom ko, different yung perspective niya. Kaya okay naman kami ng dad ko. Hindi ko pa siya kinakausap kapag gano'n. Hindi kayo nag-uusap. Ako simula nung magsimula ka hanggang ngayon, paano mo i-assess yung sarili mo? Ano yung tingin mong mga na-improve mo na acting-wise, pakikibungo-wise, lahat, overall, pati pag-ayos, ano mga improvements mo sa tingin mo? Nung una kong ginawa yung movie, Mataya, ang nasa isip ko lang na basta matapos na to, basta masabi ko lang yung lines ko, okay na yan, tapos na, wala nang hirap, meron ng pera. Pero patagal ng patagal na nagagawa ko yung mga movies ko. Nag-start siya actually sa Silip sa Apoy, dahil si Kuya Timmy and Paolo Gumabaw, pag nagkikwento sila about acting, talagang kakaiba yung perspective nila. Not only about the nuances, the beats, and kung paano mo i-throw yung lines mo. Meron silang pinanghuhugutan every scenes. And after Silip sa Apoy, dun ako nag-research about acting. And I found this very good book, The Power of a Great, The Power of the Best Actor. I forgot who wrote that. And ang saya na hindi lang siya sa, ang pag-a-acting hindi lang sa basta makaiyak ka, tapos na basta mapatawa mo yung mga tao. You give colors to it. You give colors to the script. And as an actress, kailangan mo siya i-portray na maging best yung pag-a-acting mo sa group. So, tingin mo malaki na improvement mo? May improvements, and I think na hindi pa masyado. I don't want to think na malaki na, dahil when you think of things na nandun ka na, you get bored, or dun na nagsistop yung gusto mong ma-achieve. And I know that I still have a lot to learn. Last na lang, total ako yung last question. Wala ka bang plano mag-aral ng totoong sugal? Total puro sugal yung mga movies mo. Para mas ma-portray mo effectively yung mga moves ng sugal. Pero not necessarily para magsugal ka. No po.
heard a lot of friends ko na na-addict sa sugal. And pag nakakausap ko sila, sinasabi nila sa akin na walang alamin. Dahil once na start mo, kahit man sabihin mo sa sarili mo na kaya mong i-control, pag nandun ka sa sitwasyon na yun, talagang hindi mo na talaga siya makokontrol. Magkakaroon ka ng pagka-daming, maraming hassle sa buhay. Kaya, okay na ako sa ganoon. For the movie na lang. Huwag mo ulitin, baka mamaya nagsasabong ka na. Thank you. Thank you very much.